Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Once again, this is your Kabirador. Birador Pikwa. Ayan. So for today's vlog guys, ay meron na naman po tayong gagawa ng reaksyon, explanation at ating pag-uusapan po. Hinggil nga po dito sa mga hinanaing no ng mga viewers, ng mga supporters ni Kuya Tekram at ni Kuya Dave. Ito nga po ang usapin ng kustodiya or demanda na sinasabi nga po no ng mga viewers ng Katekram natin at sinasabi nga po nila no na dapat ang balikan dito kung sakaling ang mapatunayan na hindi no, hindi talaga totoo yung sinasabi ni Mommy Apple, ay dapat siyang mahatulan. Ayan. So syempre bago natin simulan yan guys no, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, don't forget to like, share and subscribe. I-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga topic, sa ating mga pagtakil, sa mga usapin na ganito at sa mga showbiz happening na nangyayari po dito sa sirkulo ng social media. Ayan. So maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber, bagong nagpa-member sa ating YouTube. Maraming salamat po and God bless you all po. Ayan. And mega love shoutout po sa inyong lahat, sa lahat po ng Tekram community, Mahals community, Kalingap community, Virgilin Cares community, and of course mega love shoutout po sa ating mga team na nakasuporta, magmula sa Team Birador, sa Team Sky, sa Team Plokplok at sa Team ni Hides OFW Fighters. Ayan, mega love shoutout po sa inyo. Ayan. So mabalik na nga po tayo, ano po ba yung usapin na ating tatalakayin ngayong araw na ito? Ito nga po no, ang saloobin ng mga manonood natin no, ng mga viewers ni Kuya Tekram. Okay? Ito nga po no, kung sakali nga daw po no, na may kasinungalingan sa sinasabi nito ni ano ni Mommy Apple, ay dapat nga daw po no, na siya ang idemanda. Hindi daw dapat palampasin itong trauma na binigay niya kay Kuya Dave no, sa panganay po ng Manalastas family. Ayan. At marami nga po no, na nagsusumigaw at naghihinagpis no, until now po no, ay talagang umiikot pa rin dito sa social media ang samut-saring opinion ng ating mga viewers at mga supporter ni Kuya Dave. Dahil nga po hinggil nga po ito sa pagsabi ni Mommy Apple na hindi nga po no, si Sir Alan or Tatay Alan ang tunay na ama no, ni Kuya Dave. Kaya marami talaga ang tumaas ang noo, tumaas ang kilay no, hinggil nga dito sa binitawan salita ni Mommy Apple. Eh sino ba naman po ang hindi maiinis no? Ultimo ang inyong lingkod po ay talagang nainis sa sitwasyon no, sa mga lumalabas sa bibig ni Mommy Apple no. At ito nga po ay pinatunayan no ng maraming supporter. At ito nga po ay binigyan ng statement ng mga ibang nakakakilala kay Mommy Apple no. At ito nga po ay talagang may katotohanan na binitawan na salita ni Mommy Apple no, at ipinarinig po ito or direkta na sinabi kay Kuya Dave. Oo. Kaya po ito po ay masasabi nating talagang hindi po angkop talaga no, na sabihin ito or maging biro ito no, sa bata no, na alam natin ay matagal nang hinanap ang kanyang tatay at gustong makilala ang kanyang tatay sa pagturo nga po no, ni Mommy Apple dito kay Tatay Alan no, ay nagkaroon ng pag-asa si Kuya Dave. At siya po no, ay natuwa no, dahil finally ay na-meet niya po ang kanyang tatay no. At sa makatuwid po ay talagang wala pong mapaglagyan yung kasiyahan ni Kuya Dave noon mga panahon na yun. Eh subalit ito nga po dumating itong usapin na ito
sa pagbisita muli ni Kuya Dave ay marami pong nangyari talaga. Marami po ang lumabas, no, na salita galing kay Mami Apple, no, na hinggil nga po sa totoong ama ni Kuya Dave. At sinasabi nga dito ni Mami Apple, sa mga hindi pa po nakakaalam na bago pa lang po na ano, na nanonood, no, eh ito po, no, ay sinabi ni Mami Apple kay Kuya Dave na hindi nga daw po niya ama si Tatay Alan. Ang tatay daw po niya ay yung kinakasama ni Mami Apple sa ngayon. Ayan. Kaya talagang nagdalawang isip, marami ang pumasok sa utak po ni Kuya Dave or ng panganay ng Manalastas family. Kaya po talagang balisa at wala po sa ano, no, wisyo itong bata na to na si Kuya Dave, dahil nga po sa bigat ng iniisip, dala-dala nito, no, sa kanyang kaisipan, sa murang kaisipan niya, ay talaga pong kahit sino na bata ay mapapaisip din kung ano ba talaga ang totoo. Ito po ay nasa ano po, no, pasok po ito just in case po, no, na sundin nga po, no, ng Manalastas family or mismong ni Kuya Dave at mapatunayan na ang tatay niya sa DNA test result ay si Tatay Alan, ay pwedeng-pwede po talaga nilang balikan ito si Mami Apple, hinggil nga po sa sinasabi nitong hindi si Tatay Alan ang kanyang ama. Opo, nakalagay po 'yan, no, sa nakapaloob po 'yan sa child abuse, no. Oo, kasi po 'yan ay sa mental abuse po 'yan. So pumapasok pa rin siya. At si Kuya Dave naman, no, ay alam nating minor de edad pa. At talagang pwede po, no, kung gugustuhin po ng Manalastas family at ni Kuya Dave at ng maging ilan sa pamilya, no, especially si Kuya Alan, oh, si Tatay Alan, no, malakas ang laban nila rito just in case na mapatunayan nga po nila na siya ang totoong ama. Kaya po marami na po nag-aabang dito sa DNA test na ito upang, no, matapos na ang singalot sa pagitan, no, ng Manalastas family at ng pamilya ni Mami Apple. Ayan. At dito nga po, no, sa side ng family ni Mami Apple ay talagang patuloy pa rin po sila sa pambabatikos, no, dito kay Sir Tekram. At dahil nga daw po, no, na ginagamit nga lang daw po ni Kuya Tekram si Kuya Dave, dahil nga daw po dito sa kanyang vlogging. At alam naman po, dapat ito po ang aking opinion, no, alam naman po natin or alam naman po nila na si Tatay Tekram ay talaga pong vlogger, 'di ba? From the very start po na inirelease niya ang istorya ni Dave, alam na po nila kung ano ang kanilang ano, stand dito. Alam na rin nila kung ano ang ginagawa nila. Okay? Then lumapit sila, hinanap nila si Mami Apple, then natagpuan nga nila ang nanay ni Dave. At bakit doon pa lamang po ay hindi nga po sila pumalag, no? Hindi sila pumalag dahil alam po nila na sila ay magkakaroon rin ng benepisyo, okay, kay Kuya Dave. At ang benepisyo na ito ay pinagkaloob nga po, no, ng pamilya Manalastas upang mabigyan sila, no, ng sarili nilang negosyo. Maging kay Tatay Alan po until now ay tumutulong sila dahil si Tatay Alan nga po isang PWD, okay? At dito nga po pumapasok, no, yung salitang hindi pagkakakontento, no, di umano ni Mami Apple sa mga bagay na kung ano ang meron si ano, Nanay Apple, 'di ba? Dapat binigyan ka na, no, ng panegosyo, binigyan ka na, no, ng kumpletong package. Dapat 'yan pinagyabong mo pa, Mami Apple. Pinagyabong mo 'yan at dapat 'yan ay iyong inalagaan ng husto, 'di ba? Nang sa gayon ay hindi ka po, no, hindi ka po naiinggit kay Tatay Alan kung anong meron or pinagkakaloob si Kuya Dave at ang Manalastas family kay Tatay Alan, 'di ba? Kasi kung ikaw nga ay matino, no, na ina,
ay talagang hindi ka or yung pamilya ay hindi kayo magbibiro kay Kuya Dave, di ba? Especially itong kanyang tiyahin, no, ni Kuya Dave ay sinabihan nga na nasisikmuraan, no, sabi nga biro lamang daw, pero subalit sabi nga ng panig ni Tatay Alan is hindi magandang biro po para bitawan yun sa isang bata. Para manghingi ka lamang ng pera ay dapat mo panlokohin, nasisikmuraan at hindi pag hindi nagbigay. O mali po talaga yon. Ang mental abuse po, no, ay hindi po basta-basta simpleng ano yan, no? Hindi po basta-basta simpleng krimen yan. Yan po ay dinadala ng bata, no? Ipapaliwanag lang natin mabuti. Yan po ay dala-dala ng bata hanggang sa kanilang pagtanda. Opo, totoo po yan. Dahil marami po sa kabataan ang nakakaranas ng mild depression hanggang sa napupunta na sa major depression. Dahil nga po, no, sa binibitbit nila at iniisip nila araw-araw, dahil yun po ang iyong ibinibigay sa murang kaisipan ng bata. Kaya po ang mental ng isang bata ay na hindi nagiging normal or nagiging resulta ng pagiging pagpalit ng kanilang behavior, 'di ba? Nakikita natin malumanay, nakikita natin parang wala sa wisyo, nakikita natin na parang pagkakausap mo ay lutang, 'di ba? May mga ganung senses po ang mga kabataan pagdating po sa mental abuse, dahil nga po ito ay binibitbit nila, no? Kung ano ang sinasabi mo ay yun din po yung magiging reflect, no, sa kilos, no, at kaisipan ng isang bata, musmus na bata. Ingit. Kagaya na nga lang po nito ni Kuya Dave, no, ay sa nakikita natin ay nakakangiti pa rin siya, no, dahil nga po ito, no, sa manalastas family. Dahil nga po ito sa positibo na sinasabi rin ng mga supporter. Dahil po ito sa guidance, no, ng mga supporter ni Kuya Dave. Dahil po ito sa supporter, no, na naandyan until now. Magmula noon, no, hanggang ngayon ay nakasuporta kay Kuya Dave at positibo ang mga sinasabi upang, no, maibsan po, no, ang negatibong pinasok sa kaisipan ni Kuya Dave nitong nanay niya na si Mami Apple. At ang sigaw nga po, no, ng sambayan ng Techram community ay matapos na po itong DNA test at lumabas na ang totoong resulta upang, no, mapatunayan kay Mami Apple na siya ay sinungaling. Kung sakali nga po, no, na ito ay magsinungaling at lumabas na siya ay sinungaling, ay nararapat lang po, no, may kaakibat itong kaparusahan, no? Pero nakadepende pa rin po yan sa manalastas family, kay Tatay Alan at especially kay Kuya Dave, dahil siya po ang talagang totally biktima rito, no, ng child abuse, no? Dahil sa murang kaisipan nito ay hindi dapat, no, hindi dapat binibigyan si Kuya Dave ng mga ganitong bit-bit, no, sa kanyang murang edad. Kaya po marami po ang nagdarasal, marami po ang nag-aabang. Marami po, no, ang nakasubaybay dito sa usapin na ito. Hot trending topic pa rin po, no, at number one trending topic pa rin itong issue nga ni Nanay Apple at ni Tatay Techram, no, hinggil nga po sa kustodiya na dapat ay mapag-usapan ng maayos at ito ay madaan sa legal. At ito nga po, no, ay dinadaan na sa legal ng manalastas family upang, no, tuluyan na mapasa kanila or ang kustodiya ng batang ito na si Kuya Dave. Okay? So dun po sa mga sa mga maiinit pa rin ang ulo, dun sa mga nanggigigil pa rin kay Mami Apple, hindi po natin kayo masisisi. Dahil nanay po kayo, magulang po kayo. Alam po natin, no, ang bawat nararamdaman ng bawat magulang, no? At saludo po ako dun sa mga tao, no, na until now ay
nakasuporta kay Kuya Dave at nagbibigay ng lakas ng loob upang maipagpatuloy no ang positibong kaisipan kahit na marami negatibo sa side na binigay ng side ni Mami Apple sa kanya. At dito nga po ay nagpapasalamat ang buong Manalastas family sa patuloy niyong suporta kay Kuya Dave at sa Manalastas family maging sa mga vlogs nila no. Ayan at sa susunod po na ating reaksyon ay bibigyan po natin ng reaksyon yung mga magagandang bagay no na dapat pagtuunan ng pansin no ng ating mga viewers supporters hinggil nga po dito sa ano sa mga lumalabas na usapin. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po sa ating mga bagong subscriber, sa ating mga bagong viewers. Kaya maraming salamat po sa inyong pag-appreciate sa aking mga explanation, good feedback sa aking mga reaction video at explanation at pagbibigay ng opinion at ang of course pagpapahalaga sa inyong mga opinion. Dahil dito nga po sa aking YouTube channel or sa aking mga discussion, opinion mo ang talagang mahalaga. Kaya po maraming salamat at God bless po. Happy New Year po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at sana po ay patuloy natin suportahan si Kuya Dave at patuloy natin suportahan si Tatay Techram sa journey nila dito po sa Techram Vlog. Opo, maraming salamat po and God bless you all once again. This is your Kabirador. Birador Pikwa, magkita-kita po tayong muli no sa panibago reaction ko, sa panibago explanation ko at sa panibagong opinion natin dito sa usapin na ito at sa mga lalabas pa no na usapin. Ayan, maraming salamat po. Nawa po ay na bigyan ko po kayo ng klarong sagot no dun sa mga commentators natin diyan sa baba. Kung meron po kayong mga komento, ayan, mag-comment lamang po kayo down below. Open po ang comment section natin diyan upang mapansin po ng inyong lingkod ang inyong opinion no, dahil nga po ang opinion niyo dito ay aking pinagpapahalagahan. Dahil kayo, kung wala po kayong mga viewers, wala po kami mga vlogger. Kaya maraming salamat po and God bless you and Happy New Year. Thank you guys. Bye bye. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils piss off for the day they finally read me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss.